Hello mga ka-vlog, nandito tayong muli para magturo ng kaalaman sa pag-aayos ng motor. Ang ibabahagi ko ngayon ay ang aking napag-aralan na kung bakit nag-leak ang oil seal ng crankshaft sa bandang magneto. Kung ang oil seal nyo ay laging nag-leak, kahit bago yung oil seal na ikinabit nyo sa crankshaft o yung tapat ng magneto, ito na yung solusyon babahagi ko sa inyo, no? Kasi nagpalit tayo ng oil seal, sabi ko bakit laging nagli-leak yung langis kahit bago ang oil seal at tama naman ang sukat. Kung hindi ko nagkakamali, ang size nitong Honda Wave 100, XRM 100 at Bravo 100cc ay 30-42-4.5. No, nasa ibang video ko yan, i-guide na lang natin yung oil seal nyo. Pagka bibili kayo, ipapakita nyo naman yun. Nasa vlog ko din yung pagsukat ng oil seal. Kung ano yung pagbasa, no, sukat. Panoorin nyo na lang doon. Okay, ito makikita nyo may tama yan. No, tinatamaan ng guard. Itong hawak ko, ayun yung guide o guard ng sprocket. O yung sprocket na yan, yan ang drive ng Bendix drive ang tawag dyan. Ano? Yan, ipapakita ko sa inyo, ayun yung oil seal ng crankshaft, ayan, tapat na magneto, yun, yung nasa dulo, sa harapan nyo. Nagli-leak siya palagi, bakit? Yan, tignan nyo itong tinuturo ko, ayan, lubog na siya, ayan o. Yan tumatama yung bendix o yung roller na humihigpit pagka umiikot ng pa-counterclockwise itong sprocket na ito, no, itong bendix drive. Ayan, malalim na siya. Ayan, dyan. Kaya naglilik palagi yung langis sa tumataga sa oil seal ng crankshaft. Yung nasa likod ng sprocket na to. Ayan. Ay dahil may uka na. Umuusog na yung itong sprocket na drive. Palabas, no? Ayan, ito yung bendix. Ayan yung humihigpit pagka umiikot yung sprocket o yung bendix drive, no? Pag umiikot ng counterclockwise yun, pag gumana yung starter motor pa counterclockwise o papunta sa harapan yung gulong, so papunta sa harapan ng motor, kumakapit yan, yung bendix na yan. Iikutin niya yung magneto. Yan. Yan, dahil pudpud na nga yung tinuro ko sa inyo na tinatamaan ng bendix, hindi na lumalapat yung sprocket o yung drive sa oil seal ng crankshaft. Medyo pumupunta na siya papunta sa labas dito, no? Yan. Kaya ang nangyayari, tumatagas talaga yung langis natin ng makina. Hindi na pasok yung bendix drive o sprocket dun sa loob ng crankshaft, no? Crankcase. Ayan. Iyan ang dahilan niya. Pagka napansin yung bakit naglilik lagi yung oil seal natin sa likod ng magneto kahit na bagong palit. Ayan. Yan yung natuklasan natin at ito isigurado. Kaya bibili tayo ng bagong bendix drive o yung sprocket sa likod ng magneto. Yan ang aking bahagi. Sana'y natutuhan natin muli ang pag-repair ng ating motor. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo naman ang aking channel, Roy Zone, para sa marami pang kaalaman at minsan makatulong tayo kahit kaunti at makapag-entertain ng sambayan ng Pilipino sa bansang Pilipinas. Alright. Salamat, mga kaibigan. Subscribe na.